Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay may naisipan akong gagawin. Dahil mag-isa nga lang ako dito ngayon sa bahay. So, kailangan kong may pagkakaabalahan at medyo nagki-crave din ako sa pagkain ito. So, naisipan kong gumawa ng yema gamit ang Miles honey and charan itong Bear brand na milk. Bago natin umpisa ng ating gagawin guys, gusto ko lang po magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Patuloy nyo pong pag-subscribe at manonood sa aking channel. Maraming salamat po mula po sa aking puso. Thank you so much. God bless po sa inyo lahat. Sana sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe po sa kayo sa aking YouTube channel. Marami pa po kayong aabangan. Salamat! So, ready na ba kayo guys? Gagawin na natin at kung saan ko ito nalaman yung paggawa ng yema candy na to. Tara! Dahil discovery ko siya, no? Time na magtitimpla ako ng natas. Tapos, honey yung hinahalo ko. Sa kami kasi, itong Miles honey yung ginagamit ko na sikmura ko. So, simula nang ginagamit ko na tong honey, hindi ko na po nararamdaman yun. So, ngayon guys, nung na-discovery ko yun, sabi ko parang ang sarap. Sabi ko lasang ano siya, lasang yema. Kaya pinatikim ko din yun sa kasama ko sa bahay. Sabi niyo, oo nga, lasang yema. So, ngayon guys, naisipan ko siya ang gawin. So, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng yema gamit ang honey and bear brand milk. Let's do this. Una guys, kukuha tayo ng maliit na mangkok at ilalagay natin yung gatas, yung bear brand. Ayan, ginugupit ko na, ilagay ko na dyan. Ayan, ubusin natin yung isang buong pack. Ayan siya. Pagkatapos, ayan na, lagyan na natin ng Miles Pure Wild Raw Honey. Ayan siya. Buksan na natin. At pakunti-kunti muna lagyan natin isang kutsarita. Paikot. Dalawa. Lagyan muna natin ng tatlong kutsara. Ayan, yung tatlo. Pagkatapos, atin ng halo-haloin hanggang sa mahalo siya ng mabuti. Ayan. Medyo kulang pa yung honey natin, ano. Ayan. Medyo nagbubuo-buo na siya. So, dagdagan natin ng isang kutsarita para mag medyo ano siya. Para maganda yung ano niya, pag texture. Ayan siya. Ayan. Didikit na siya. Kusa na siyang nagbubuo. Halo lang ng halo.
malapit na siya, guys. Tingnan nyo naman. Diba? Diba? Yema na siya. Diba? Meron na tayong Yema candy. Tingnan nyo naman. Oh. Diba? Yema candy na siya. Tikman muna natin. Wow! Ang sarap niya, guys. Saktong-sakto lang yung tamis niya. At saka yung texture niya. Nakaka-addict. So, guys, tapos ko na siyang nagawa. At papakita ko sa inyo ang finished product. So, ito na siya. Look! Ayan, pwede... Diba po yung Yema candy is binibilog-bilog lang? Ito siya, pwede niya na pong bilog-bilogin. Sobrang sarap niya. Tsaka napakasimple lang. Paghaluin mo lang yung gatas at tsaka yung honey. Tapos halu-haluin hanggang sa ano po siya. Magpantay yung texture niya. And, tawag nun. Bubuo na lang po siya ng pusa. Samahan niyo ako, titikman ko ito. And pwede niyo na rin pong itry ito sa inyong bahay. Simpleng-simple lang. At pwede niyo rin po itong pagkakakitaan. Lalo na ngayon at face-to-face na po yung pasok sa school. Pwede niyo pong ipadala sa mga anak niyo na nag-aaral. Nagpipiso yung isang isang ganyan. Malaking bagay na po ito. So, sa isang ganito, ilang piraso yung magawa nyo. Tapos yung honey po, mura lang yan. Sa mga gusto pong umorder ng ating Miles Honey, ito, lalagay ko po sa description box yung contact number nila. Nagde-deliver po sila nationwide na po. So, ayan. Lalagay ko po doon ang yung honey na po ito ay ayan po. Babasan nyo po yan. Pure Wild Raw Honey. Ito po ay walang halong chemical or asukal. Natural na natural. Organic po ito. Kaya, ano pang hinahintay nyo? Order na po kayo. Please support local business, guys. So, ayan o. Alam nyo ba ang honey ay isang gamot din po ito, lalo na po sa may mga ulcer. May narinig pa nga po akong kwento na yung isang bata, may dengue siya, nasa hospital na at sobrang baba na po yung platelets niya. And then, pinainom lang nitong Miles Honey na to. Alam nyo ba anong nangyari? Tumaas po yung platelets ng bata at nabigla yung doktor, sabi eh, hindi na po kailangan salinan ng dugo yung bata dahil mataas na po yung platelets. At kinabukasan, pinauwi na po yung pasyente. O kaya, ano pang nantay nyo? Miles Honey ang bibilhin nyo. Pipiliin nyo po yung honey na walang halong asukal. Tingnan nyo po. Ayan, makikita nyo po kasi yung mga ibang honey. Nakalutang po siya. At saka sa baba po eh, may mga asukal. Meron po akong ipapakita sa inyo dito. So guys, ito na nga yung ipapakita ko. Ibang brand po siya ng honey. Hindi ko na po ipapakita kung anong brand. So, tingnan nyo na lang po yung difference niya. Ginamit ko tong honey na to dati dahil hindi ko alam kung saan namin to ginamit. Basta binili namin to. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo naman. Ayan o. Ayan yung asukal. Ayan pa nga oh. Kikita nyo ba yan? Asukal po yan na namumuo. Ayan, naiiwan po. Tingnan nyo naman yung Miles Honey. Malinis na malinis. Wala kayong nakikita ang buo. Ayan oh. Ayan. Nakapokus po yan. Ayan oh. Ayan. Diba? Wala kayong makikita ang buo. Ayan. Yun lang guys. Nakita ko lang yung difference ng Miles Honey at yung ibang brand.
So, sana wag nyo akong i-bash. Dahil sa ginawa ko, hindi ko na pinakita yung brand eh. So, sana supportahan natin yung ating mga local businesses para makatulong din po tayo sa kanila. And sila naman din po ay nakakatulong din sa atin. Alam nyo ba ay yung papa ko may history din dahil may ulcer po siya, kaya siya na hospital noong March ba yun or February. So, dahil nga sa ulcer, tsaka UTI, may nakapagsuggest sa akin na ito nga daw po yung Miles Honey. Yung ihahalo sa kape niya or ano pa man. Eh, yung papa ko mahilig po yun sa candy at chocolate after po kumain. Kaya, itong Miles Honey na po yung isang kutsari ng Miles Honey na po yung iniinom niya tuwing after pagkatapos niyang kumain. Dahil, ewan ko, bakit parang siguro, napifeel niya yung bumabalik yung kinakain niya. Kaya, itong Miles Honey ang sagot sa problema niya. Bili na kayo guys, order na kayo. Lalagay ko po dito yung contact number ni nila at saka yung page po nila sa Facebook. So, bisitahin nyo na lang guys or tawagan nyo po yung phone number para sa inyong mga order. At disclaimer lang guys, no, hindi po ito sponsored number brand at saka Miles Honey. Ito po ay honest review. And basta nasarapan lang talaga po. Wala naman po masama kung gusto nyo pong itry. Basta ito po ay aking lamang pong opinion. So guys, dito ko natataposin yung aking vlog. Ay, di ko pa pala napakita sa inyo. Tikman natin yung ating yema. Ayan, matigas na po siya. Ayan, oh. Sarap! Ayan siya. Ang sarap ng pagkain niya kasi hindi siya masyadong matamis. Tamang-tama lang yung tamis niya. At saka, ang sarap kaka-addict. Promise. Try nyo na guys. Try nyo na. Basta ang gamitin nyo lang ay Miles Honey. So, guys, dito ko natataposin yung aking vlog. Please, always support my channel. Supportahan ako sa aking mga videos. At maraming salamat po sa inyong panunod ng aking mga videos. Sana huwag kayong magsawa. At huwag nyo rin kalimutan na i-share and i-subscribe. At i-hit nyo na rin po yung parang bell doon para manotify po kayo sa mga susunod kong video. So, yun lang guys. Mahal ko.